One, two, three, come on! Back to my channel. This is your Mama Sam. Hoy mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus dagdagan mo pa ng tender juicy hotdog. At samahan mo na rin siya ng Ovaltine dahil kapag nag-Ovaltine ka, siguradong panalo ka. So wala lang. Gusto ko lang panggitin lagi yung Ovaltine at tender juicy hotdog. So yun. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh ng Mama Sam ninyo. Sana lahat kayo ay okay lagi. So importante yan kasi kailangan lagi tayong think positive and then good vibes lang ang peg. Diba? Para at least magaang yung buhay. Ay, hindi yung parang puro problema na nga, problema pa rin ang iisipin mo. Dapat chill-chill lang paminsan-minsan. Kaya, tumuto ka na dito sa Mama Sam Vlog. Yun! So, alam naman ako, hindi ako tumitigil sa paghahanap ng mga update dito sa social media na talaga naman nakakaloka minsan. Dahil ang hirap pala tumutok sa social media, ang daming mga eksena, ang daming mga ganap. Hindi ko alam kung ano yung totoo at hindi, charot! So yun, syempre alam naman natin, pwede naman dun magtanong sa ating mga, alam mo yon, yung mga ating mga source kung ito ba ay totoo o hindi. Syempre para maihatid sa inyo ng tama, yung importante. So yun nga, so syempre marami tayong pag-uusapan ngayon. So hindi na natin patatagalin dahil excited na ako sa mga chika natin ngayong araw na to. So para sa unang chika, sabi ganon, Mama Sam, para sa iyo, ano ba ang aabangan natin kay Hannah Arnold sa kanyang competition sa Miss International? Ay nako, syempre bongga. Bukod doon sa sobrang tagal na nagtitraining ni Hannah Arnold, saka aabangan natin sa kanya yung pasabog na gagawin niya sa competition ng Miss International. Yon ang aabangan natin. Kung kaya ba ni Hannah Arnold manalo sa competition ng Miss International. Ako para sa akin, iba din kasi ang kalibre na meron itong si Hannah Arnold. At naniniwala ako sa kanyang galing. Ako, siguro sapat na yung paghahanda na ginagawa ngayon ni Hannah Arnold para masabi natin na si Hannah Arnold ang pwedeng manalong Miss International ngayon taon na to. Depende na lang yung kay Hannah Arnold, ha. Alam naman natin to si Hannah Arnold, may pagkamahinhin din minsan. So yon, so tingnan natin kung paano niya kakabugin o babakbakin ng bonggang-bongga yung mga kalaban niya. Basta ako, naniniwala ako na yung puso ni Hannah Arnold sobrang bait, sobrang makikita yan ng organization. And for sure, magagandahan sa kanya. Sana wag lang tamahin si Hannah Arnold. Kasi alam mo, minsan magsalita to si Hannah Arnold, nakakatamad, di ba? So yun, so sana yun lang talaga. Sana full of energy. Sana bago pumunta si Hannah Arnold sa Japan ay uminom muna ng maraming Ovaltine. Yan! So next chika na po. Ito, nakakaloka to. Sabi ganun, Miss Universe Ghana. Anong masasabi mo sa kanya, Mama Sam? Anong tingin mo? Malakas ba ang laban? Ay, ito nga si Ingracia Mafusam. Ay nako, nakakaloka. Sobrang magkamukha kaming dalawa. Charot! Ako para sa akin, she's strong. Pero hindi ko lang alam kung yung talaga bang pagiging strong niya ay kakabog ng todo-todo talaga sa mga kalaban niya. Pero kung ako, makikita ko to, tapos ang matatakot ko ng bonggang-bongga. Sasabihin ko, sige, sa'yo na yung isang spot. Pag tingnan natin kung kaya ni Miss Ghana na pumwesto sa finalist ng Miss Universe. Tingnan natin kung ano yung ipapakita niya. Kasi minsan si Miss Canada din, di ba, dati lumaban din na isa din sa mga strongest candidates na nakikita natin na parang wow. So, pero pagdating doon sa competition ng Miss Universe, ay na thank you girl. So, sana wag na mamaelto kuyo itong si Ingracia. Ang taray na parang ingrata lang nila. But anyway, nakita ko na strong candidate itong si Miss Ghana at sobrang ganda. Talagang masasabi ko yung ganitong mga ganda, yung hindi mo matatawaran, katulad ko. O, di ba? So, yun. So, congratulations, Miss Ghana, and good luck sa journey mo sa Miss Universe. But ang masasabi ko lang talaga, wow, nakakatakot siyang kalaban. So, yun. So, next, chika, sabi ganon, Mama Sam, anong masasabi mo sa top 10 ng South Africa ngayon dito sa
competition nila, Miss South Africa 2022. Ay, nako, 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 nako. Ang Miss South Africa kahit kailan hindi talaga nagpapakabog. Nakita naman natin sa yung mga kandidata nila na wow, ang lalakas. At nakita natin na talagang piling-pili yung mga kandidata nila na nilalaban nila dito sa Miss Universe South Africa. So, parang piling ko patuloy pa rin na mamamayagpag talaga ang karera ng South Africa pagdating sa beauty pageant, lalo-lalo na sa Miss Universe. Nandoon pa rin yung nakikita mo na parang talagang tinatarget pa rin nila ay makapasok sa finalist ng Miss Universe at magpuesto o makuha uli ang corona ng Miss Universe 2022. So ako, aabangan ko talaga kung sino ang mga mananalo dyan, at tingin ko yung ibang kandidata nila ay talagang sobrang strong at talagang palaban. So meron nga dibang kandidata na last year galing na siya sa top 5, tapos si Bianca, tapos hindi na pasama ngayong taon na to sa top 10. So ibig sabihin ganong lakas yung kandidata ngayong taon na to na nagko-compete ngayon dito sa Miss Universe South Africa. O, diba? Ganong katindi yung labanan nila. So, saan ka pa? So, yun. So, tignan natin kung sinong aariba ng bonggang-bongga sa mga susunod na araw sa competition ng South Africa. Ang galing, no? Top 10 agad. So, yun. So, para sa sumunod na chika, sabi nga nung tingin mo, Mama Sam, kay Tamsi Jack, ay mananalo ba siyang Miss South Africa ngayong taon na to? Ay nako, sa ganda ba naman nito? Natatakot nga ako na baka siya ang maging Miss Universe South Africa. Dahil nakikita mo naman yung ganda. Grabe, talagang nagahamon. At pasok na pasok nga siya dito sa top 10. So ibig sabihin, ang laki ng chance na niyang makuha ang corona ng Miss South Africa ngayong taon na to. At kung sakaling ito ang mananalo, ay nako, maghanda na tayo, Philippines. So yun, so ang ganda. So parang pwedeng pang Miss Universe, pwede pang Miss World. Basta ang alam ko, maganda siya at malakas ang laban niya sa competition kung sakasakaling siya ang mananalong Miss South Africa. So, yon. So, ang lakas mo ka, Miss Universe, di ba? Grabe, modelang-modela yung dating. Nakakatakot. So, yon. Para sa sumunod na chika, ay nako, Mama Sam, paandar. Binibining Pilipinas, hindi ba imposible maging host nila ngayong taon na to si Pia Wurtzbach at Catriona Gray? At tingin mo, Mama Sam, aari ba kaya sila ng bonggong-bongga? Ay nako, si Pia Wurtzbach at Catriona Gray, syempre Miss Universe caliber yan. Alam naman natin kung paano mag-host itong si Catriona Gray. Last year, yung nag-host siya sa Binibining Pilipinas. Nakita naman natin na grabe ang pasabog ni Catriona Gray. Pero nakita din natin, Pia Wurtzbach na nag-host naman dito sa Miss Universe Philippines. Grabe din yung pinasabog ni Pia Wurtzbach, di ba? Ngayon, kung magsasabay sila sa Binibining Pilipinas, ay wow, ang bongga lang, di ba? So, tignan natin kung rarampa uli si Pia Wurtzbach ng maalam Miss Universe. At tignan din natin kung rarampa din si Catriona Gray na alam Miss Universe. So, I'm so excited to see them na kung paano nila aatakihin talaga ng bonggong-bongga ang Binibining Pilipinas. Ako, para sa akin, natural na dapat lang talaga sumuporta itong si Catriona Gray at saka si Pia Wurtzbach sa Binibining Pilipinas. And excited ako. Excited ako malaman kung sila ba yung magiging host talaga ngayong taon na to, or kung si Nicole Cordobes pare at Catriona Gray ang mag-host ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas. Last year, si Catriona Gray yung nagsasalita dito sa Binibining Pilipinas. And then, malaman natin this year kung si Catriona pa rin ba or madadagdag na si Pia Wurtzbach. So, I'm so excited kasi maganda at marami silang ma-share sa mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas kasi galing sila dyan at alam naman natin na kung paano sila lumaban dito sa competition ng Binibining Pilipinas. So, yon. So, abangan natin, malalaman natin yung more update pa dito sa Binibining Pilipinas in the future. O, yon. Sama nyo na si Sam Melvi. Charot! So, yon. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Anong masasabi ninyo at ano nga bang inaabangan ninyo kay Hannah Arnold? At tingin ninyo,
makakabog kaya itong si Miss Universe Ghana sa Miss Universe? And then, nakikita ba ninyo, top 10 ng South Africa, ito ba yung pinakamalakas na top 10 ngayong taon na to? Ito ba yung pinakamalakas na top 10 ng South Africa? And then, tingin ninyo kay Tamsi Jack, tingin ninyo siya ba ang mananalong Miss South Africa ngayong taon na to? And then, of course, Pia Worsbach and Catriona Gray. Ano ang inaasahan ninyo? Kayo guys, tingin ninyo, sila kaya ang magiging host ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys! Guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na! So yon. So guys, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Good vibes lang lagi, araw-araw. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow!